Ang Estados Unidos at China ay dalawang malalakas na bansa na matagal nang naggigirian. Isa sa pinakamalaking issue sa kanilang pagtutunggalian ay ang status ng Taiwan, isang self-governing island na inaangkin ng China bilang kanilang teritoryo. Ngunit ang Estados Unidos ay sumusuporta sa demokrasya at seguridad ng Taiwan at nagpahayag ng pangako na ipagtanggol ito laban sa anumang agresyon ng China. Ang tensyon sa Taiwan Strait, kung saan parehong naglalagay ng militar ang China at Taiwan, ay nagpatupad ng madalasang military exercises, ay nagdudulot ng delikadong sitwasyon. Ngunit bakit hindi nag-aalala ang Estados Unidos na makipaglaban sa China kahit na may malinaw na geographical na kalamangan at malaking populasyon ng China? Ating tuklasin at ipaliwanag kung bakit hindi kinakabahan ang Estados Unidos na makipagdigma sa China. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Sa posibilidad na pag-atake ng China sa Taiwan, plano ng US Navy na agad na magpadala ng mga submarines upang labanan ang pagsakop ng China. Layunin ng mabilis ang aksyon na protektahan ng Taiwan at hadlangan ang ambisyon ng China. Gayunpaman, ang mga simulasyon ay nagpapahiwatig na maaaring harapin ng US Navy ang malalaking hamon, kung saan ang kanilang 53 na nuclear-powered submarines ay maaaring magkaroon ng problema laban sa malaking Chinese Navy at maraming pwersa sa dagat. Bagamat inaasahan ng mga sakripisyo, naniniwala na sa huli ay magtatagumpay pa rin ang mga submarines ng US sa labang ito. Ang mga submarines ng US Navy tulad ng Columbia class at Virginia class ay may mataas na prioridad at malaking pondo na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar kada unit. Ang SSBNS gaya ng Columbia class ay nuclear-powered at nuclear-armed na may kakayahang wasakin ang buong lungsod sa loob ng ilang minuto. Samantalang ang SSNs at SSGNs tulad ng Virginia class at nuclear-powered, ngunit hindi nuclear-armed at maaring hamunin ang kalaban na submarine. Ang Ohio class na may 18 na unit ay pangunahing suporta ng US Strategic Deterrence at Global Strike Capabilities. Ang pinakamalaki at pinakamodernong submarines na kamakailan lang itinayo para sa US Navy ay ang Ohio class na may 70% ng deployed nuclear arsenal ng Amerika ay tinuturing na pinakamatinding weapon system. Ang Ohio class submarines ay nahahati sa dalawang uri, ang nuclear-powered ballistic missile submarines or SSBNs at nuclear-powered cruise missile submarines or SSGNs. Ang SSBNs ay nagdadala ng 20 Trident II D5 submarine launch ballistic missiles. Bawat isa ay may 12 na nuclear warheads at may kakayahan na umabot ng layong lampas sa 7,000 milya. Ang Trident II D5 ay kilala sa mataas na katiyakan at stealth. Ang mga SSBNs tulad ng Ohio class ay nagpapanatili ng presensya sa karagatan at kayang maglunsad ng missile bilang depensa sa nuclear na atake. Ang Ohio class ay may kayang sumisid ng malalim, manatili sa ilalim ng tubig ng hanggang 90 na araw at mag-operate ng matagal nang walang refueling ay nagbibigay ng mahabang kakayahan sa serbisyo. Ang SSGNs mula sa original na SSBNs ay binago para magdala ng Tomahawk cruise missiles at iba pang armas kaysa sa SLBMs. Ang Tomahawk missiles ay may kakayahang tamaan ang target sa lupa o karagatan gamit ang conventional o nuclear na mga warheads. Ang SSGNs o Guided Missile Submarines ay nagpapatupad ng covert missions gaya ng reconnaissance, surveillance at infiltration. Ang Ohio class na itinatag noong 1981 ay naglilingkod ng mahigit sa 40 taon at inaasahang papalitan ng Columbia class SSBNs sa 2030s. Ang Columbia class na may 155 kataong crew ay binubuo ng 12 na modernong SSBNs upang pumalit sa 40 na Ohio class SSBNs. Itong magiging pinakamalaki at pinakamodernong submarines ng US na nagbibigay ng sea-based leg sa US Strategic Nuclear Deterrence Triad. Ang bawat Columbia class submarine ay may displacement na 21,000 tonelada at top speed na 20 knots. Andar sa pamamagitan ng nuclear reactor na maaaring mag-operate ng hanggang 40 taon. Gumagamit ito ng pinalaking version ng Virginia class SSBNs, may pinalakihang sonar system at pump jet propulsor para sa pinahusay na stealth at maneuverability. Ang mga Columbia class submarines ay magdadala ng 16 Trident II D5 ballistic missiles. Bawat isa ay may hanggang 12 na nuclear warheads.
Ang Virginia class ay isang uri ng nuclear-powered cruise missile fast attack submarines ng United States Navy na may halagang 2.8 hanggang $4.3 billion. Itong pinakabagong submarines class na may advanced na teknolohiya sa stealth, intelligence gathering at weapons system. Idinisenyo ito para sa iba't ibang open ocean at coastal missions tulad ng anti-submarine warfare at intelligence gathering operations. Ang USS Virginia ang unang submarines class na binigay sa Navy noong 2004 at itong pinakamalaking submarines ng US Navy. Mayroon itong malaking kapasidad at inaasahang maging prominenteng bahagi ng Navy sa mga susunod na taon. Ang USS Virginia class submarines ay nagtatampok ng modernong teknolohiya tulad ng Unified Modular Mast para sa mabilisang pag-follow at anti-submarine na estilo. Ang kombinasyon ng pinakamodernong antennas at sensor ay nagbibigay ng ganap at epektibo ang pangunawa sa paligid. Nagbibigay pribilehyo sa unang sense at unang pag-atake laban sa kalaban. Bawat submarine ng klase ay armado ng 65 missiles at torpedoes, kabilang ang UGM-84 sub-harpoon missile, Tomahawk missiles at Mark 48 Advanced Capability Heavyweight Guided Torpedoes. May plano rin na magkaroon ng high energy na 300 hanggang 500 kilowatt laser weapons ang mga submarine ng klase ng Virginia. Ang mga American submarines at ang mga makabagong teknolohiya nito ay kinakaharap ng China sa gitna ng kanilang modernisasyon at pag-expand ng hukbong dagat. Bagaman malakas ang fleet submarine ng US, ang China ay may kapansin-pansing kapangyarihan sa ilalim ng tubig na kinabibilangan ng nuclear-powered at diesel-electric submarines. Ang China ay naglalaan din ng pondo para sa pag-unlad ng mga bagong class submarines tulad ng Type 096 SSBN na may kakayahang magdala ng JL-3 ballistic missile na naglalayong maabot ang kalupaan ng Amerika mula sa South China Sea. Nagbibigay sa kanila ng credible na nuclear deterrent laban sa US. Inaasahan na magkaroon ng advance ni stealth, bilis, tagal at firepower ang Type 095 SSN ng China, kasama ang vertical launch tubes para sa cruise missiles upang maging versatile sa anti-ship, anti-submarine at land attack missions. Ang Type 039 BSSK na inaasahang magkaroon ng air-independent propulsion ay tinuturing na mas stealthy at matatag, lalo na sa mababaw na karagatan. Para maiwasan ang potensyal na digmaan sa pagitan ng China at US, ay mahalaga ang diplomatic na pagsusuri at pagtutulungan upang mahanap ang mapayapang solusyon sa mga issue tulad ng sa Taiwan. Mas epektibo ang pakikipag-usap kaysa sa militar na labanan para malutas ang di pagkakaintindihan at maiwasan ang malaking hamon sa buong mundo. Ngunit tila walang gustong magbaba ng pride sa dalawang higanteng bansa na ito.